Umiisang anak na mahirap. Red one lang ang inabot ko, no read, no write pa ako. Paano na ngayon ang buhay ko? Isang kahig, isang tuka, ganyan kaming mga duka. Ito na mga idol, at kakabit ko na po yung gulong. Ito, kakabit ko na po yung gulong. Ito, malaki po yung gulong na ginamit ko kasi sa pagtako nila ng basura, lubak-lubak daw po. Kailangan malaki ang gulong. Ito para sa left side. Ito dito. Isa ang ating katabit. Ito na naman yung flax. Magandang katit para makita po. Magandang katit ng ating linggo. Mamaya, pagdating sa gumagabi, biglang magmalagay ng gulong. Yan po. Mga idol, next step ko naman ito kasi sa likod kailangan gumagalaw. Yan po yung papaliko. Yan. Itong harap, nakaikot na ganyan. Ito po ipipix ko para yung likod lang po ang gumiliko. Hindi ko saan napupunta pag tumutula. Yan, kailangan ito po. I-weweld din po ito. Kailangan lang diretso-diretso. Tapos mga tayo ng okay. Ayan. Okay lang muna. Silip. Kung pantay. Ayan. Ayan, pantay na po. Okay, pupulwil ko na yung gilid. Siya gumagalaw. Yan. Ganun din po ang gagawin ko rito. Kapila. Sa pag-align po ng gulong, gagamit tayo naman ng metro. Yan po ito. 15.5. 15.5. Inch. 15.5. Okay. Half, mga idol at sukat. Ayan. Half. Minispat ko na po.
trap-trap mo kung nagpa-trap-trap mo na baka mamaya nagbago yung sukat. Taking a half. Kamali. Ayan. Lagpas po ito. Dapat ito nakatalikod. Ngayon po, dahil nagkamali. Ito, nagkamali ito. Sinsil ko ito ng ayos. Ayan. Kaya, kailangan ito na hirap-drap. Ayan. Ganyan ang dapat na gusto. Idol. Ayan. Yan. Drop muna. Kasi mag malaw sa pagkakapagpag ko. Ding and half. Half. Okay. I-rebuilding ko na mga idol. Full build ko na. Ganyan po yung pag-ananan. Tol ng gulong. Kailangan huwag biglaan kasi pag nagkamali, na i-full weld na hirap na akong tanggalin. Ayan mga idol, at naka-fix na siya. Ayan. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan. Ayan. Tanggalin ko yung flaps. Ayan, apat na kanto po yan. May, ano? May spot. Hindi tagmalaw. At itong likod na lang po ang gumagalaw mga idol. Yan. Yan ang yan lilikod siya. Likod. Ah, ito po, sunod, tatanggalin ko naman ito mga gulong para grasahan. Kasi luma na ho. At kahit bago, para mas matagal po ang buhay ng four wheel pushcart o ng pushcart, kailangan po na grasahan natin yung mga bearing para hindi agad matuyuan ng grasa kasi ang grasa. Okay, mga idol, lalagay ako ng brace ito para brace pag-pag muna ito pag-welding pag basa yung panyo or basa umulan, then iwasan nyo po mag-welding kung umulan ang delikado. Malakas po ground. Ano po. Ayan mga idol. Flooring, stainless. Ito, lagyan ko po yan ng yan na, hiwa. Ito, para yan po yung itong pagkakatupi na ito para safe. Hindi ko siya makaka in case na lang, hindi siya makasugat. Kapasok po. Inis kahit yan naman siya, hindi ka masusugatan ng kamay. Ispat-ispat ko lang ako si dito na ano po siya nakapit, hindi angat. Ispat na po.
stainless rod naman po yung gamit ko ngayon. Babalik ko naman ulit. Sabay ko lang. Balik. Lang po yung braso niya. Kailangan talaga ng magbigay ng braso para mas matagal ang buhay ng bearing.
Ayan na mga idol, natapos na rin ang aking ginagawang postcard. Ayan siya. Okay. Ayan. Bagong invention ng inyong brother. Ayan mga idol. Thanks for watching. Ayan, natapos ko na rin ang postcard. Branch po namin ito sa gamit sa branch namin sa Riverbank. Thank you so much and God bless everyone.